museum team para sa kanilang ikalawang gagawing diorama. Dito, kailangan naman nilang ipakita ang isang eksena o larawan mula sa makasaysayang pagbagsak ng Bataan o ang Bataan Death March na ginugunita tuwing April 9 o mas kilala bilang Araw ng Kagitingan. Matapos kunin ang mga gamit at costumes ay agad nang naghanda ang museum team. Papakita sa kanila to din mamaya yung Bataan Death March. Baka magsabi ulit doon. Ilang saglit pa ay ready na ang ikalawang human diorama. Para sa akin, mahalaga din po kuya yung parte namin na parang diorama kuya kasi kami po yung nagpapakita sa kanila kuya, yung parang emotion yung ganun kuya para matuto po sila kuya. Magsisimula na muli ang tour sa loob ng museo ni kuya. Oh, nice! That's so nice! It's... Oh! I'm sorry! Open yun! Death March! Death March! Pinalakad pa ang natitirang 60 to 70,000 na mga sundalong Pinoy at 11,000 na mga Amerikano sa isang Death March ng 100 kilometro sa ilalim ng summer sun mula Marivelas, Bataan patungong Kapastarlak. Yung mga narration habang nakatayo lamang kami, nakikinig rin naman po kami sa mga narration na sinasabi po kuya para makasagot po sa test. Bataan, ano nga ang lugar ng Bataan yun? Bataan. Tapos Kapastarlak. Asan na yun? Bataan. Bataan Maribeles to Kapastarlak, 100 kilometers. Matapos makapagsulat sa kanilang giant notebook, ay nagpas siya ng lumabas ang tour team sa museum. Makakagalaw na kayo. Sakit. Patanggal ako. Yung kamay ko, alo, nag-gano na siya. Thank you, guys. Thank you. Ash, thank you, Paolo. For the help. Thank you, Stephanie. Good job, guys.